Hello guys, a good day, good afternoon sa inyong lahat. Again, nandito po uli si Urban Plant Grower, bumabati sa inyo ng magandang araw. Okay guys, ito na po yung ating aanin ngayon, itong sa paso na luya, yung ginger. Sa English po ay ginger, no? At ang scientific name po nito ay Gingiber officinale. Okay, anihin na po natin yung ating luya. Ito po yung naani ko sa isang paso lamang, oh. Tingnan nyo, ang dami. So, ikakat na po natin yung mga laman niya doon sa kanyang puno para mahugasan po natin malinis yung ating luya. At dahil sinalo sa pagkain, kaya kailangan po natin hugasan ng maayos at malinis. So, ito po, wala nang problema. Humiwalay na sa kanyang mga puno. So, ilalagay po natin dito sa container, sa tabo, para mahugasan. At ito naman ay isa-isahin natin aalisin yung kanyang tangkay para makuha natin yung laman. Gagamit po kayo ng cutter para madaling maputol yung pantangkay. Sige, umpisahan po natin. Yan, inaalis ko na yun. So, aalisin din po yung tangkay mula dun sa pinakapuno para makuha natin yung laman, para maharvest natin yung laman. Ito po yung laman. Ang haba, oh. Apat na tangkay po ang tatanggalin natin. Okay? Yan. Ayan, naalis na natin yung tangkay niya. Ito na lang laman, oh. Ito naman yung tangkay. Ilalagay natin sa composting bin para magawing fertilizer, okay? Kasi hindi na sariwa ang kanyang mga dahon. Pero pag sariwa po ang kanyang dahon, ay pwede po natin na magamit itong dahon panglagay po sa sinabawan na isda o ang mga niluluto nating maisabaw. Parang dahon din po ito ng lemon na pwedeng ilagay sa mga sinasabawang isda o may mga sabaw na pagkain. At ganun din, siyempre, kasama na yung laman. Pero advisable po yung kanyang mura pang dahon. Huwag yung ito patuyo na kasi. Kaya gagawin na lang po nating fertilizer. Okay? So ituloy natin. Ito pa, meron pa. Ayan. Laglag sa tabo na po ito. Ayan. Ito pa. Yun, laglag sa tabo. Ito po ang pinakamalaking laman, no? Kalain nyo. Sa isang maliit lang po na tinanim ko. Nung nagtanim po ako, sobrang liit. Parang ganito lang yung aking tinanim noon. Pero ngayon, tingnan mo, naglaman ang ganito. Gaano kalaki? Ilang percent ang kanyang nilaki? Pero pa yung ibang na kuha natin. So, sa isang ganito lang, after 10 months, marami na po kayong makakaaning luya. Kahit nasa paso-paso lamang. So, I encourage everybody na magtanim po kayo may pagkakataon. Magtanim po kayo kung may space kayo sa inyong likod bahay, sa inyong terrace. Next time po ipapakita ko sa inyo kung paano magtanim ng luya sa tubig. Ito po yung tinatawag na hydroponic method. Papakita ko po sa inyo. Pero ngayon, ito na muna ang ating focus. So, I encourage everybody na magtanim kung may pagkakataon para hindi na po kayo bili ng bili nang magagamit yung pangsawag sa inyong mga... Di po ba okay? Okay tayo dyan? Thumbs up, ha? So, ituloy po natin ito. Ganda, oh. Putuling ko na. Yun. Yan. Ito pa. Ah, ito pa, oh. Ito pa, oh. Shout out pala po sa aking mga friends na nanonood. Mega mega shout out po sa inyong lahat. At ganoon din po sa aming mga Indian friends. Welcome po sa aking premiere. At welcome po sa panonood. You are all welcome. Thank you very much for watching my video. My Indian friends, mega shout out for you. Thank you for coming and watching my video. Very much appreciated. Okay? So ito na po. O, isang tabo, kalain nyo, naka-isang tabo ako. So ngayon po ay huhugasan na natin ng tubig. Kuha po ako ng tubig sa faucet para mahugasan natin, malinis natin. Pero alisin po muna natin yung mga maliliit na ugat. May mga maliliit na ugat pa rin siya, oh. Pero linisin po natin. Okay? So kailangan linisin po natin yung ating luya para bago hugasan ay malinis lahat. So ito po, kalain nyo. 10 months ago, nag-experiment lang ako magtanim ng luya sa paso. Kalain mo na, mapapakinabangan ko ng ganito. So worth it naman yung aking pagdidilig sa araw-araw. Yan, linisin po natin. Alisin natin yung kanyang mga maliliit na ugat at may dikit na lupa po. Yan. Maganda po ang luya. Ang pagtatanim po ng luya ay pinakita ko sa inyo kanina. Pwede po kayong bumili sa palengke. Kumuha kayo ng maliit na ganito. Tapos ibaon nyo lang po sa paso na may lupa at dilig-diligan sa isang araw lang. Kahit ganito po kalaki, mabubuhay yan.
Yan, basta may magandang lupa at nadidiligaan. Pero gustong-gusto niya po yung kanyang pandilig ay rainwater. Recommended ko po talaga rainwater. Kung mayroon po kayong maha-harvest masasahod na tubig ulan, yan po ang gustong-gusto ng mga tanim. The natural water na pandilig sa kanila. So ayan, nalinis na po natin lahat. Kukuha po ako ng tubig. So ito na po yung tubig. Oh. Ilulublob natin yung ating na-harvest na luya. Yan, linisin po natin na paisa-isa. Dito natin ilagay sa tabo para ma-separate na malinis na. Kung meron po kayong brush, pwedeng magandang panglinis dito kasi yung lupa niya nasa mga singit-singit na sa gilid. Oh. Kailangan maalis po natin yan. Pwede po natin i-brush. Yan, binabrush ko po isa-isa. O ito, malinis na siya. Oh. Isa-isa po natin ilulublob sa tubig. Tapos kayurin po natin ng brush. Ito, oh, tanggalin po natin yung lupa. Madali lang po maglinis ng luya. Babrasin mo lang po muna ng yung used na toothbrush. Pwede naman po yun, basta malinis po talaga siya. Or any brush na pwede. Bagong brush ng pintura, pwede po natin yung panlinis. Yeah. So yan, linisin natin lahat para maalis yung mga lupa sa singit-singit ng luya. So na, sobrang laki oh. Tapos pilasin natin yung isang ano niya para malinis natin. Napakamahal ng luya dito sa atin sa Pilipinas. Akalain nyo po 100 to 150 per kilo. Ito po ay mga 1/4 na ito. Kung titimbangin natin, sabihin nakatipid na po tayo ng 25 to 50 pesos. Yan, brinas ko na po talaga siya oh, para bago ilagay sa tubig para matanggal yung kanyang mga lupa. Kailangan po malinis kasi sinahalo natin sa pagkain. Saka bago natin i-preserve sa kusina ay i-air dry po natin to. So ang preservation po ng luya ay kailangan i-air dry mo po, tapos pwede mo nang ilagay sa vegetable bin sa iyong refrigerator para hindi po kaagad na matuyo. Or otherwise, pag nalinis nyo na at nabalatan nyo na, i-slice po nyo ng maliliit, tapos ibilad sa araw. Pag tuyong-tuyo na po, pwede nyong i-grind, tapos magiging powder na po siya. Yun, pwede nyo nang ilagay sa jar at mapipreserve nyo na po yung inyong extra harvested luya na magagamit nyo po for long term. Okay? So yan, na-brush na po natin lahat. Ito, so nalinis ko na. Yan, malinis. Medyo malinis-linis. Ibabandawan po natin. Yan, dami oh. Kalain mo. Ayan oh. So itong tubig naman po na ating pinagbandawan ay hindi natin itatapon lamang dyan sa gilid. Bagkus ay siya na po rin yung pandilig natin dun sa dito sa ating itinanim na natira. Ayan, dinilig ko na po. Recycle talaga ah. Ayan, may lupa-lupa pa eh. Ayan, bumalik sa kanya. So nadilig ko na po yung dalawang puno na magpapatuloy ng kanyang henerasyon. Okay, so ito po nandito na at babanlawan ko po. Okay, ito na po yung ating nalinis na luya. Kita mo, kita nyo naman po alos mapuno yung isang tabo. Ayan, malinis na po. Pwede na nating ilagay sa kusina. Yan, marami po talaga oh. Alos mapuno yung isang tabo sa isang paso na luya. Nakakatuwa lang po talaga at nakalibre na naman si Orban ng luya. Oh, magkano rin po ito pag binili sa palengke. So, yan po ang ating pag-harvest ng luya at pagtanim ng luya, pinakita ko po sa inyo. At ito naman pong mga debris, itong mga tangkay, ay ilalagay po natin sa ating composting bin. Nandiyan po sa likod ko yung composting bin, ilalagay po. Para magamit natin, hindi po natin tapon, na-recycle po natin into organic fertilizer. So, wala po talagang tapon dito. Pinagbanlawan tubig, pandilig, pinagputulan ng dahon at tangkay ng luya, organic fertilizer para sa mga tanim ko. Ayan, lagay ko na yung lupa dyan. Okay guys, yung application po ng luya ay yung po nagagamit natin sa mga panghalo natin sa gulay, sa mga ulam, sa ating kusina. Ito po ay mayroon ding medicinal properties na nagkakagamot sa ating katawan. Halimbawa, maggawa ka ng ginger water o salabat na pwede mong inumin sa umaga para hindi ka lamigin yung iyong tiyan. At ito po ay
nakaka-prevent. Ito po ay may antioxidant na nakaka-prevent ng pagpasok ng cancer cell sa ating katawan. At ito po ay nakakapagpababa ng high blood pressure. Magaling din po itong gamot sa diabetes dahil nilolower yung ating blood sugar. Marami rin po itong mga vitamins and minerals. Meron din po itong content ng calcium, phosphorus, magnesium, folate, selenium, and choline. At ito po ay antioxidant na mag-prevent ng free radical sa ating katawan para hindi po tayo mapasok ng cancer cells sa ating katawan. So, marami pong health benefits ang makukuha sa ating luya, sa ating ginger plant, harvesting and planting ng luya, and some added information. Next time po, I will focus on the health benefits of luya. Ngayon po, ang focus lang po natin ay tungkol sa to disseminate the information for added information and know-how sa mga nanonood, sa ating mga viewers. Na in my small way ay may parating ko din sa kanila kung paano mag-harvest, paano magtanim ng luya, and the added information on the health benefits. So guys, dyan na po muna nagtatapos yung ating video tungkol dito sa ating activity sa araw na ito. At kung nagustuhan nyo po ang aking video, please like, share, and subscribe, and hit the bell button so that you will be notified for my future uploads in my YouTube channel. Again, this is the Urban Plant Grower saying thank you very much for watching all my videos, and see you again. Goodbye!